Kumusta mga pards and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang ating babike check ay ang Pro Max Sorento na 29 tapos naka 12 speed na. So, simulan na natin mga pards ang pag-bike check dito nga sa napakagandang 29er na 2021 model 12 speed ng Pro Max. Tara, simulan natin. So let's start with our bike check mga parts. Siyempre sa pagkuha ng timbang nitong si Pro Max Sorento. So timbangin na natin. So yung weight ng bike ay nasa 15.40 kilograms. Mayroon siyang kabigatan ng konti. So didiscuss natin bakit ganun yung weight at titingnan natin ngayon yung pinaka frame nitong bike. So let's start with the frame mga parts. So ito yung parts yung frame nitong si Pro Max Sorento. Ito ay made by full alloy mga parts. And then ang size nitong frame na to ay wait. So atin natin ha. Okay. Na, yak na aso. Size 17 medium. So, tapered head tube na siya tapos naka-internal cabling via dito sa side ng pinaka-down tube niya. So, external, ang naka-external sa kanya mga parts ay yung kanyang rear brakes. So, kung mapapansin natin, glossy yung color ng frame and then meron siyang dito pinaka-brace from seat tube to top tube. So, ito yung pwede natin consider for its weight. Pangalawa, meron siyang mga bridge sa kanya. Ang dropout nito mga parts ay quick release and then ang pinaka mounting ng caliper is naka IS. So ayan. And then in terms of bottom bracket shell, ang bottom bracket shell ay naka threaded type. Tapered yung pinaka head tube. So what's in the frame? Nakita ko rito, napansin ko lang steep yung frame niya. So masyadong steep. Ayan, yung pinaka geometry niya. And I think ito ay napakagandang gamitin in terms of mga parang trail riding or aggressive riding. So ayan, for the frame. Seat post tube diameter 30.4. Meron din siyang andito ng pinakalagay ng battle cage. And as you can see, yung mga welding marks niya is obviously na makikita. So ayan. So in terms of butas para sa internal cabling, nakita ko maganda naman yung clearance niya. So ayan, and then check din natin yung tire clearance nitong frame. Okay, sa side ng pinaka seat stay 20mm and then ang dating dito sa pinaka bridge niya is around 25mm. So 20mm din sa chain stay and sa bridge 20mm sa baba. So ito ah, ang nakabit na goma dito is 29x2.1 pero large knobs. So I think pwede pa kayong mag hanggang 2.235 yan. So mga ganyan 2.3 or 2.25 I mean. Malaki naman yung clearance ng frame. So ayan mga parts. For the fork mga parts, ito yung kanyang fork. Naka steel block na siya yung stanchion. Steel yung lowers tsaka yung pinaka stanchion niya. And then pag tinignan natin yung dito, andito yung pinaka lockout niya, manual lockout, and then andito yung preload. So sa pinaka dropout, naka quick release yung dropout, and then sa pinaka caliper mounting, naka IS siya. So ayan. And then tingnan natin yung travel. Ah, sigurado. Pati natin. So ang travel nito 100. And then sa clearance naman ng gulong sa tires para sa kanyang arc sa side 35mm, sa taas 30mm. Ang ganda ng goma nito no. Naka skin wool na siya. Tsaka light yung pagka skin wool niya. Made by Compass. So ano siya, parang lighting nan pag sa malayo. So ayan mga parts. Cockpit set wise, straight powered by Pro Max, handlebar, stem, at saka yung pinaka seat post. So handlebar steel, stem alloy, seat post alloy. So yung handlebar niya, straight handlebar. Ang haba niyan, pakitin natin. Mm-hmm.
730 yung haba ng handle band. Tapos yung stem niya, ang haba ng stem 90 mm. Etong pinaka seat post ay 30.4 tapos by 350. Think yung haba. Tingnan natin pa sigurado. Ayan. 30.4 by 350 yung haba niya. Mabans. So in terms of saddle, yung saddle powered also by Promax. Maganda naman in terms of build. So designed to have a comfort para sa rider. And then isa na gusto ko rito yung pinaka handlebar. Tingin ko mga around 6 degree back sweep lang to. And then mahaba sa 730. Alam nyo naman advantage na mahabang handlebar lalo na sa trails. So okay na okay siya. So ayan. For the drive train is powered by Senza RX12. Naka 1x12 speed to. So ito yung pinaka cassette niya, naka 1150 na. What's good in this is naka 1150 na yung cassette. And then RX12 na yung kanyang RD na ayan, long cage. So yung chain powered by YBN. Wow, naka YBN na. And then ito yung maganda rin dito in terms of kanyang crankset is powered by Ragusa na naka 3040 175 yung haba ng crank arm, naka square taper yung bottom bracket pero naka sealed bearing na yan. So ayan, I think ito ay naka ilang BCD to, ayun, 104 BCD mga parts, 104 BCD. That is for the drivetrain. For the brake set, this is powered by Simers na brake, hydraulic brakes, and then yung kanyang mga rotors, ayan, 160 millimeter diameter bolt type na rotors, and then yung calipers niya, ayan, naka IS bolt fork at sa pinaka frame mga parts. So ayan. For the wheelset, ang wheelset niya, ang rims powered by Promax, naka double wall alloy, 36 holes yung kanyang hubs, and then yung hubs niya is powered by Solon na naka-alloy na. Ang kanyang tires is powered by Compass na naka 29 by 2.1 large knobs both harap at saka likod for a good control and ground traction. So ground control tires yung nakakabit. So ayan, paganda na yan mga parts. And then for the skewers, harap at likod are both quick release. So i-add ko lang yung pinaka handlebar grip. Ang handlebar grip nito standard na rubber. So ayan. And then for the pedal, ito yung nylon pedal na ball bearing, hindi naman talaga nakakabit yan, nakasabit lang yan. So ayan, diba? This is made by 6061 alloy na na type. And then kung makikita nyo, high end frame. I think reclaim nyo lang siguro yun in terms of supports, dahil nga kung makikita nyo masyadong stiff yung build ng pinaka frame. That's why nagkaroon sila dito ng support dito or brace from seat post tube to top tube for aggressive riding. Kasi nakita ko talagang para aggressive yung setup niya. So ayan, parts. So ayan mga parts, after nga nating mag-bike check at mapakita sa inyo yung features nitong si Promax Sorento, which is naka 12-speed, 1x12-speed hydraulic brakes. Stiff yung frame niya, which is aggressive frame. Ang price nito mga parts ay 14,000 pesos. Yes mga parts, 14,000 pesos at available yan dito sa Rai Bikes. So makita kita sa mga susunod pa natin mga vlogs. At again, kung kayo is into biking, I do bike check, bike shop visit, tsaka ride, dinodocument ko rin ang mga ride ko. Please consider to subscribe to my channel mga parts. Yun, yan na kayo. Salamat! God bless you!